May nagtanong dun sa video ko na complex schedule treatment and computation. So, ang tanong niya dito ay, paklear naman po yung computation ng compressed work week. For this lang po, pasok namin 12 hours per day. Yung Friday and Saturday, walang bayad. Huh? Monday to Thursday lang po, pasok namin. Hello, I'm back. Ayan, medyo maaga ako nagising. So, ayan, kaya sasagutin ko lang yung tanong sa akin kanina. So, yung tanong niya is compressed work daw sila. Compress or work in a week. So, ibig sabihin, sa isang linggo, compress yung oras ng duty nila. Pero, walang bayad yung Sabado at Biyernes nila. 12 hours yung duty nila. So, from this case, hindi natin siya ma-identify kung bakit walang bayad yung Biyernes, Sabado niya. Unang-una, sinabi niya na Monday to Thursday lang ang pasok niya, which is nagko-consume siya ng 12 hours duty. We don't know if yung excess niya dun sa na 3 hours is bayad as OT. Kasi kung bayad siya as OT, hindi siya masasabing compress. So, pinag-duty lang sila ng Monday to Thursday, tapos yung 3 hours excess nila, magiging OT. So, from 8 to 5, 5, 6, 7, 8. So, may 3 hours na sila. Not sure kung yun talaga, pero ito kasi, pag sinabi mong compress work or compress hour in a week, kailangan mo dito mag-render ng 48 hours. So, kung hindi bayad yung OT nyo, tapos naka-duty kayo ng 48 hours in a week, na pinag-duty kayo, ah, baka mamaya kasi 8 to 5 kayo, tapos nag-extend kayo ng 3 hours para lang masabi nyo compress, pero hindi naman yung specific na or yun talaga yung schedule nyo. Hindi yun. Dapat yung kung ano yung sinabi ng employer na schedule nyo at kung bibilangin yung oras ng pinasok nyo, dapat doon kayo mag-consider. Dapat 48 hours. So, yung case niya, like example, hindi yun bayad as OT. Sige, palagay natin hindi yun bayad as OT. Kung bibilangin mo yung pinasok niya na 4 days times 12, ilan ba yun? 48. So, dapat sa case niya, kung hindi bayad yung OT niya, dapat bayad yung Friday, Saturday, kasi nga compress hour. So, hindi ko alam kung bakit di binabayaran niya yung Sabado and Biyernes niya. Pero, dapat bayad kung compress at without pay yung excess hours niya. Kasi, kaya nga tayo may excess hour pang tapal, sa mga tuwid pang tapal, pang render dun sa araw na hindi tayo papasok, pero bayad. Kasi, bakit nga ba may ganitong schedule? Reason why, para hindi sayang sa pamasahe. Siyempre, papasok pa uwi. Pag may pasok ng Saturday, or Friday, Saturday sa heist niya. Sayang nga naman yung pamasahe ng papasok pa uwi. Why not i-render na lang sa ibang araw? Tapos bunan na lang, di ba? Kumbaga, para hindi na rin masabing OT, why not extend? Tapos ipangtapos sa ibang araw na hindi pinapasok. Yun, yung reason din naman kung bakit sa employer nag-implement ng ganitong schedule, compress hour. Siyempre, alam naman natin, para makatipid. In a way, sa facilities like aircon, di ba? Yung mga ganyan. Kuryente. Number one, siyempre, kuryente. Ayun. Sa case niya, hindi ko talaga alam kung bakit. Pero yun, kung hindi bayad yung OT niya, na 3 hours from Monday to Thursday, dapat bayad yung Friday, Saturday niya. Ayun. If in case na may kung talagang compress hour yung schedule niya, at 8 to 8 talaga siya pinag-duty, yun, dapat niya ipanindigan kasi naka 48 hours siya in a week nang without OT. Kasi baka mamaya yung OT for approval, pinapirmahan, ganun, or for, ayun nga, baka under investigation, hindi ko sure. Pero, yun. Pero kung sinabi naman ng employer na 8 to 8 ka, tapos compress, dapat talaga bayad yung Friday, Saturday. Tapos, ayun nga, pansin na umabsent ka, under time ka ng 3 hours or underpaid yung 3 hours duty mo. Kasi nga, hindi mo na-render yung 3 hours para dun sa pangkakal. Ayun, basta, pag sinabi yung compress, dapat 48 hours yung duty in a week. Okay? Thank you!